Magandang araw sa inyong lahat, Christian Worldview, Lecture 4. In page number 8, pa-share na lang si Sister Melody in my heart. Page number 8, so a very exciting lesson. Okay, what God has revealed about the origins of life or origins of the world. Ano bang ni-reveal ng Panginoon patungkol sa origins ng buhay or origins ng buong mundo? Now, who should know more about the product, the consumer or the manufacturer? Sino bang mas nakakaalam ng produkto niya? Yung consumer o yung palimbawa sa Maros, mas alam kung ano yung produkto niya kaysa dun sa kumakain. Kasi mas alam niya yung lasa o kaya pag nagbebenta ka ng damit o kung ano-ano. So, kilala niyo si Henry Ford? Merong isang story si Henry Ford, siya yung nag-invento ng Ford na sasakyan, di ba? Kung saan, may isang tao na nasiraan, tapos, ang nangyari, yung taong nasiraan yun, tinignan niya na lahat, starter, baterya, lahat-lahat. Kasi Henry Ford nakita niya, sabi niya, do you need my help? Then meron siyang konting kinulikot, tapos biglang ayun, napaandar niya na. So sabi, lahat po, tinignan ko na. Ano pong ginawa niyo? Sabi niya, I'm Henry Ford. I design it, so I know it. So ganun din sa Panginoon natin, sa buhay nating mga Kristiyano. Itong mundo ito, itong ginagalawan natin, tayo bilang mga tao, mga Kristiyano, alam ng Panginoon, mas alam ng Panginoon lahat ng bagay kaysa sa atin because He created the world. Now, the Christian Worldview in module holds that there are realities that exist outside of the perceptivity of five senses. So, again, what is materialism? That's worldview, philosophies, not binanggit natin noong nakaraan. What is materialism? Sabi sa inyo, sulat nyo sa notes nyo yun. Pag sinabi mong materialism ngayon, ang isip ng mga tao, luho. Pero pag sinabing materialism sa philosophy, nakalimutan nyo na. Hindi. Okay, medyo malapit. So, materialism teaches that there is no such thing outside of our five senses. Or there is no such thing as a spiritual thing. Walang life after death, walang soul, wala lahat. Okay? Ayan ang materialism. But, there is something outside of perceptivity of our five senses. Okay? There is non-visible spiritual realm that exists. Meron tinatawag na spiritual realm. So, yung iba, they tried to pumasok dun sa mga spiritual realm, no? So, huwag kayo maniniwala sa mga paranormal. Hindi lahat ng paranormal ay totoo. Okay? Yung nakakapasok sila. Si, kalimbawa sila, Ed Caluwag, mga ganon. Sino pa ba? Medyo basa eh. Sabi, medyo basa dito. Sabi, medyo basa eh. So, modus lang yung mga ganon. Oh, manamig dito. So, kidding aside, but there is such thing as spiritual realm. In fact, in the Bible, it says that there exists a demonic realm that wages war against God's people or people. In Ephesians chapter 6, verse number 12, please read, Sister Julie. Against spiritual wickedness. Kaya nga tayo, hindi tayo nakikipagbuno sa laman-salaman, kundi espiritu sa espiritu. Kaya nga tayo, pag nagsosolwining tayo, ang behind dyan sa sinosolwiningan mo ay yung espiritu. Okay? Yung masamang espiritu o yung because Satan blinds him. Katulad nung kanina, sinolwiningan natin, no? Dati siya, napunta sa Church of God World Missions. Yun yung mga nagtuturo ng merong Mother God. Okay? So, they strictly obey the commandments in the Old Testament. Tapos napunta rin siya sa saksi ng Jehovah. Okay? So, there is behind
that teachings is spiritual wickedness, spiritual blindness by Satan. That's why in 1 Peter chapter 5 verse number 8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, ang ating kaaway ay hindi physical, though it manifested in a physical world, but our real enemy is spiritual, which is the devil, which is Satan, as a roaring lion walketh about seeking whom he may devour. And there exists another example, is an angelic realm that helps God's people. So ang guardian angel, totoo ba? So sa Bible, hindi sila tinatawag ng guardian angel, ministering spirits. In Hebrews chapter 1 verse number 13 to verse number 14, the context of chapter 1 is the superiority of Jesus Christ, and in here angels address as minister to them who shall be heirs of salvation. Sila ay nagmi-ministeryo dun sa mga ligtas, sa mga tagapagmana ng kaligtasan. Sa madaling salita, meron tayong mga ministering spirits, which is angels na gumagabay sa atin. Kaya sabi nila, yung guardian angel natin, lagi lang yan nasa likod natin. Kaya pag matutulog ka, huwag kang nakatiyaya kasi madadaganan sila. Sabi ng iba, dapat lagi nakatagilid. So hindi yun, spirito nga eh. So spiritual, wala silang... But in the Bible, they can manifest, okay, sa senses natin, sa in our sight, okay? In fact, in the Bible, si Lord, di ba, nagmamanifest sa as human theophany. Yung si Abraham, nag-aantay siya ng visitors, okay? Mayroon tatlong kalalakihan. Yung isa doon si Lord, yung isa dalawang anghel. Yung si Lord, umalis na, dalawa lang natira. Yun yung, ano, sa Sodom at Gomera ng mga anghel na gustong rapin ng mga tao noon. So, there is past history regarding another example, origins of life, recorded in scripture. The word Genesis, now, let's talk about the origin of life or the beginning of beginnings. The word Genesis means beginnings. The book of Genesis records for us the beginning of God's creation. It shows that how creation had its origination. Now, we believe as a Christian in Christianity that God made the world. God is the originator of everything. Now, pag titingnan natin yung worldview ng iba, so from sa site ng maropeng.co.sa, ito yung mga iba't ibang creation beliefs. Yung tinatawag na steady state, not on your module. Okay, may tinatawag na steady state. A theory is a rival theory to a Big Bang theory. The steady state theory claims that the universe has no origin. So itong theory na to, yung steady state, walang pinagmulan ang universe, ang mundo, ang buhay, but is expanding and new matter is being created continuously throughout the universe. So, wala siyang pinagmulan. Okay? Yung matter, nandun na yun. Okay? Then, throughout the time, nag-expand ang universe. So, when we search in science, when we study about that the universe is expanding, that is true. Okay? And some believe that our universe, ito ay, yung universe natin, gumagalaw yan sa, alam yung Milky Way, naglilipat-lipat siya ng ilang kung saang-saang space. Hindi, halimbawa, ito yung, itong solar system natin, hindi siya yung gumagalaw, kundi yung mismong Milky Way natin, nag-iiba-iba siya. Okay, meron nagsusuri na ganun. But, the fact is, though it is not true or true, yung universe nag-expand. So, mapapatunayan doon na ang evolution ay hindi totoo. Okay? Pupunta tayo dyan in law of thermodynamics. In Hinduism, creation belief central to Hinduism is the idea that Brahman, this is their God, okay, has three functions symbolized of the Trinity. Brahma, Vishnu, and Shiva. So, sa Hinduism, may tatlong Diyos, no? Si Brahma, okay, who together are known as Trimurti. Itong tatlong to, sa atin, Trinity, sa akin lang ang tawag, Trimurti. Brahma is the creator, siya yung gumawa. Tapos si Vishnu is the preserver, and Shiva, siya yung destroyer. Okay? Yan sa Hinduism. Sa Judaism, same with us. And then, if you know, merong isang lalaki na, I forgot his name, not on my notes.
merong ano eksaktong pagkakabilang ng Anger at yung pangalan niya, theologian. So, October daw ginawa ng Diyos yung mundo, 9 AM. Tapos yung eksaktong bilang din ng taon, nung 2006. Okay? So, nakalimutan ko yung pangalan niya, di ko nalagay dito. So, meron pang iba't ibang mga, sa Islam, ganun din. Tumitingin din sila sa creation. So, meron dito na nagsasabi na yung about sa creation sa ibang mga groups na sa Buddhism, if I'm not mistaken, kung saan merong nag-create dun sa God. Okay? So, sa God na gumawa ng universe na sinasamba nila, meron pang nag-create sa kanya. But in Christianity, ang sabi ng Diyos, I am God, there is no beside me. So sa atin, pag tinanong sinong gumawa sa Diyos, anong sagot? Walang gumawa sa Diyos. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. He is there forever and ever. Okay? So, I just gave you some of beliefs of other groups. But here in Christianity, we believe that God in Genesis chapter 1, this is the record. Genesis chapter 1, Genesis account is the record of the origins of life. Kaya kung bakit ang Diyos, kung merong Diyos, kasi merong buhay. The proof that there is life, that there is God because there is life. Ang buhay ay nagmula sa buhay. Halimbawa, ito, this pulpit cannot produce another pulpit because this is inorganic. Okay? This is, anong tawag doon sa science? This is non-living things. Only a living things can produce a living things. Okay? This is inorganic. So, life, tayo, pag sinusuri mo, okay, ang buhay, nanggaling sa buhay. Kaya dapat ang creator ng tao ay dapat may buhay din. That's why there is a God. Okay, do you get that? So, meron pang nagsasabi ng mga churi proven daw sa science, but I don't believe that, na si Adam and Eve selected couple lang daw ng Diyos para mapadaming offspring ng humanity. So, meron na daw mga tao nung kasama sila Eve, hindi lang nabanggit sa Genesis, na pinapakita din si Adam and Eve, sila yung nagsisimbolize kung paano nagkaroon ng kasalanan. Pero meron ng ibang mga tao nun. Okay, kasi nga, yung genes daw ng katao, sa pag-aaral daw ng science, okay, ay hindi daw sa isang couple lang, sa isang tao lang, o sa isang couple lang. Madami daw pinanggiling. Pero hindi yun totoo. Paano nila mapapatunayan yun? Okay, that's why, what it is written in the Genesis, it is true that Adam is the first human, Eve is the first human, that's all. Okay, in your module Genesis, a book inspired. In the beginning, God created the heaven and earth. Genesis, a book inspired by God. Again, what do you mean by inspired? The breath of God, iningihan ng Diyos. Ang Biblia, from Genesis hanggang Revelation, salitayan lahat ng Diyos. And written through Moses. Sinong ginamit? Who is the author of Pentateuch, the Torah, the 5 books of Moses? No other than Moses. Pero yung late chapter ng Deuteronomy, last chapter of Deuteronomy, hindi na si Moses yung nagsulat nun. Okay? So, sabi ng iba si Joshua. Pero in general, the Torah, okay, or the Pentateuch, sinabi natin Torah, Sister Mia, Pentateuch. Pentateuch, 5 books. Penta, di ba? Penta, 5. 5 books, Pentateuch. Torah naman, tawag ng mga Hudyo yun. Yung pala yun, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. A book inspired by God and written through Moses is the first book of the Hebrew Torah. And is titled by the first word in the beginning, word in the book, Bereshit. Okay? It is the first of 5 books called in Greek, the Pentateuch. The English word Genesis is derived from the Greek Septuagint. Again, what is Septuagint? It is a Greek translation of Old Testament. Okay? Yung Hebrew, okay, yung salitang Hebrew, sinalin nila yon sa Griego at tinawag nila yung Septuagint. In sa pag-aaral ng Bible translation, pag-aaralan natin yan. So, in Hebrew, it's titled Bereshit, meaning from the first word, beginning or origin. So, Genesis means beginnings or origin. This is an appropriate title since this book records the beginnings of the entire physical universe. Pero ang unang nasulat na libro ay hindi
Genesis. Okay. Ano na unang nasulat libro? Job. Okay. Ang Biblia, dito, hindi siya isinulat chronologically. Okay? I mean, hindi siya kinumpile chronologically, Sister Jen. Kinumpile siya by topic. Kasi pag chronological, meron akong chronological Bible sa bahay. Pag binasa mo yun, iba-iba. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning, God created the heaven and earth. Chronological. Okay? So, ganun yung pagkakasulat niya. So, ang Bible, yung ating hawak ngayon, pero may ibang mga Bible na ganun, pero mahirap na maghanap. Siguro sa online, makakita kayo. Pero sa may mga bookstore, wala kayong makikita. So, eto yung hinahawakan nating versions. Okay? Ayan ay compiled as by topic, not chronological. So, it is appropriate title, since this book records the beginning of entire physical universe. Bakit? Genesis, Bereshit, okay, from the Greek, it means origin. It is an appropriate, tamang title sa librong ito, sa first book of Torah, because it records the beginnings of physical universe. Page number 9 in your module, Genesis give us an accurate understanding of how the world began. Again, the Genesis in Genesis chapter 1, we believe that it is a literal 6-day, okay? Literal yun na araw, 24 hours, okay? Sa isang araw, 24 hours. It is not a million years. Marami kayong maririnig na teachings kahit mga Baptist, okay? Na ang one day doon ay hindi literal 24 hours. Okay? Ang one day doon ay ages. So, ages. Kailan